Yun guys, welcome back to my channel, Kalime09 po. At sa mga bago dyan dito sa ating channel guys, mag-subscribe na po kayo. At pakion ang notification bell para palagi kayong updated at mag-join po kayo sa ating membership. Okay, 2015, 1 peso BSP series coins. Guys, ayan. Ito ang ating magiging content at ito po ay na-live review ko kagabi, no? At meron lang din nag-request na sana malinaw, ano? Malinaw yung video para makita nila ng husto itong isa dito na ating na-discover kahapon lang. Guys, no? Ayan, no? Sa kilatis pa lang itong 2015 na ito, sa kulay pa lang, magkakaiba na sila. Di po ba? Yan ang isa sa kagandahan, katangian ng ating mga BSP series coins. Hindi lamang doon tayo nagbabase sa years, eh, no? Meron siya mga variation na tinatawag. At ayan po, diyan po tayo nagkakaroon ng challenge para mahanap at baka makadiscover pa tayo ng mga kakaiba dito sa ating mga BSP series coins, especially dito sa 1 piso natin. Ayan. Sa ngayon guys, ang mayroong record sa Nevista ay Die 2. Ayan yung nasa unahan na yan, yung makintab na yan, Die 2. Yung sumunod, Die 3 guys, tapos yung Pros na yan. Then itong pang-apat na ito, ito yung nakuha natin. Ayan yung aking na-discover kahapon na ibang-iba siya dyan sa tatlo. Kaya iisa-isahin natin i-compare yan para mas makilala natin itong ating na-discover na bagong variation ng 2015 1 peso. At doon po sa mga nakapanood na kagabi, no, okay lang yan guys, ulitin po ninyo para mas malinawan po kayo. At doon din naman sa mga bago dyan, so ito na po yung pagkakataon ninyo para makilala nyo itong 2015 na ating na-discover bagong variation ito guys, no. Pero po bago natin i-compare-compare yan, sasaglitan natin itong ating website n.newmista.com para i-update kayo kung ano na ba ang mga nagbago dito sa 1 peso magnetic series ito guys, eh, no? BSP years niya, 2003 to 2017. Ayan. Sa comments, sa ngayon, ganun pa rin. Wala pang nagbago, wala pang naidagdag dito. At yung, ayan, yung verse varieties niya, yung pa rin naman. Wala pa nag-a-update. Dediretso tayo sa years para hindi masyadong humaba itong content natin. 2015. Ito. Yan. So, reverse 2, no? Walang reverse 1 na record, eh. 78%. Ayan yung pinakamarami. Yung mataas ang percentage dito sa Nevista. Ayan po yung frequency niya na, no? At yung sumunod, yung reverse 3, medyo mababa, 9% siya. Guys, no? At yung sumunod, yung pangatlo, yung reverse 3, na pro siya, 1.3%. Ayan po yung medyo mahirap na makita dito sa 2015 na 1 piso na ito, no? At wala nang ibang record na nandito kung ano pang merong ibang die dito or variation, di ba? Tatlo lang sila, eh. Di ba guys? So, yung ating nakita kanina, yun yung aalamin natin, yung kikilalanin natin at sana malaman natin kung ano nga ang variation nun kasi nga naiiba siya. Kaya, pupunta na ulit natin para makilatis natin ang husto. Okay guys, ito nga sa left yung Die 2, no? Itong nasa kanan yung bago nating nakuha, no? Kitang-kita nyo naman agad, tingnan nyo agad yung years, yung date, yung script, yung lettering. Diba, mas palaki, mas malapad itong nandito sa kanan natin. Pati yung detalye ng buhok, yung nasa left, buong-buo, may hibla ng buhok itong sa kanan. Yung mandantok-tok, wala, makinis lang siya, plain lang siya. Di po ba? Ayun ang pagkakaiba niya. At pag binaliktad naman natin ito sa reverse, siyempre may pagkakaiba agad dyan, eh. Kasi itong Die 2, yung Die 2 ng cogwheel niya ay mabababaw, mababaw lang yung mga ipin ng cogwheel compare dito sa kanan. At kitang-kita yung pagkakaiba, yung diferensya nung laki nung year 1993, di ba? Itong sa left maliit lang, eh. Itong nasa kanan natin, napakalapad, halos dumoble yung size niya. Yan, tapos isunod natin i-compare yung Die 3. Okay, next. Die 3 2015. So, i-continue shot natin, din natin i-edit para mas kapanipaniwala guys, ha.
continue sa video natin. So ayan, video, no, compare natin sa dietary itong sa left. So mas malaki pa rin, di ba? Mas malaki pa rin to di hamak dito sa dietary, yung kanya mga script at yung years, no. At pag reverse naman, pareho silang dietary. Ayan. Pero mas malaki pa rin ang mga lettering niya, at yung 1993 niya ay wide pa rin, eh. Halos magsing wide, pero mas makapal yung lettering ng 1993 niya. Nakita nyo, no? So talagang iba ito. Iba itong nasa kanan natin. At sa pros, tingnan natin kung ano magiging ibabat-bat na itong bago natin nakita sa pros. Kasi ang pros ang pinakamaganda. Ayan, ano, pros. Sa kinang pa lang, siyempre yan dyan yung kagandahan ng pros na yan. Pero ganun pa rin, mas malaki pa rin ang script na itong 2015 sa kanan, eh. Extra ano siya, eh, no? Wide script and date, eh. Pero sa buhok, siyempre itong pros, napakaganda ng detalye ng buhok niya, talagang makapal. Itong 2015 sa kanan, eh, plain lang, no? Sa may bandang patiya lang, may detalye yung buhok. Sa bandang tuktok, eh, plain lang siya. At kapag atin naman itong binaliktad, halos pareho sila ng pros na dietary. Nga lang, hindi nga lang pros itong nasa kanan natin, no? Iba nga siya, eh. Diba? Pero dietary din siya. At mas malaki. I mean, mas makapal pa rin yung kanyang mga lettering. Yan, yung Banko Sentral ng Pilipinas, eh. Makapal yung mga letters niya. Yan. Diba? So, naintindihan nyo na, guys, yung bagong variation na ating na kuha, ano. So, comment kayo, guys. Asahan ko yung inyong comment kung variation ba ito o error. Dalawa lang yan, no? Malaya po kayo makapag-comment kung ano itong ating nakuha na ito. At kung error yan, di error. Kung variation, di variation yan. Hindi pa nga natin alam sa kasalukuya. Pero lamang sa akin yung variation, eh. 70% para sa akin, variation ito. Ayan, no, close up natin. Kakaiba to, napakaganda na itong coins ito para sa akin, guys. Iba siya dyan, iba siya dyan sa tatlong variation na nauna na merong record sa Navista, at ito ay wala pa. Alright, guys, so ayun na po ang kabuuan nating content ngayon. Maraming salamat po. Sa mga bago dyan, subscribe na po kayo at pakion ang notification bell para palagi kang updated at mag-join sa ating membership. Yan, until next time po, guys, no? God bless you all. I'm out.